What's up mga kabro, and for today's video, ang ating pag-uusapan is all about the 3 steps kung paano natin marerecover yung pera na hindi lumabas dun sa ATM nung time na nag-withdraw tayo gamit ang Gcash MasterCard. So kung gusto mo lahat malaman yan, stay tuned and panoorin mo to. The first thing na gagawin natin is pumunta tayo sa bank office yung may-ari ng ATM. Example, Land Bank, BDO, and so on and so forth. Kung anumang banko yung may-ari ng ATM na winidrawan natin. So ngayon, lumapit tayo dun sa information desk. Tapos ilapit natin yung concern natin. Sasabihin natin na walang lumabas na pera nung nag-withdraw tayo gamit ng ating Gcash MasterCard. So ngayon, may ibibigay sa ating papel na katulad nito. So nandyan ang amount, nandyan yung date ng transaction, yung oras, yung code, Gcash MasterCard number, na kung saan ito yung i-validate ng Gcash system para may balik yung pera natin. So again, huwag muna kayo magpapasa ng ticket kasi kapag nagpasa kayo ng ticket, kailangan din ng attachment. So ano yung proof or yung evidence na nag-withdraw tayo na i-attach natin doon? So manggagaling pa rin yun sa bank na kung saan yung ito nga yung binigay kanina na pinakita kong papel. Second step, it's time para mag-submit tayo ng ticket sa Gcash sa help center. So ito yung paraan or tamang way ng pagsasubmit ng ticket and kung ano ba yung mga i-click nyo na concern and other information na ilalagay ninyo. First, open natin ang ating Gcash application and then kung makikita nyo, meron tayong makikita ang help center sa may bandang lower left side. Click natin yan. Then after, dito tayo magpuproceed sa help center. Scroll up lang natin para makita natin yung submit a new ticket button para makapag-submit tayo ng ticket. So click natin yan. And then, may makikita tayong email address. Mahihingin sa ating email address. So, dapat yung email address na ito is active kasi dito natin malalaman yung updates patungkol dun sa ating ticket na sinubmit. Next is the Gcash registered full name. So, yung account na merong Gcash MasterCard na ginamit nyo, yun yung ilalagay nyo yung pangalan dito. Example, of course, ikaw yon or kung kanino mang account yung gamit mo. Next, we have Gcash registered mobile number. Of course, ito yung account na merong nakalink na Gcash MasterCard na ginamit mo na nagkameron ng conflict. Let's proceed to the concern category. Then, i-click lang natin yung parang triangle dito sa dulo ng box. And then, makikita na natin yung mga list. So, hanapin natin ang Gcash MasterCard. So, nasa may bandang dulo siya. Click lang natin and then lalabas ulit yung mga list na concerns. So, ito. Hanapin natin dito yung I withdrew using Gcash MasterCard and I did not get Gcash. So yan yung pinaka-specific problem natin. And then after nyan, proceed naman tayo sa description of the problem. So i-discuss lang natin dito kung ano ba yung nangyari dun sa ating problem. Like for example, ito yung inilagay ko, pwede nyo itong gayahin or mag-compose kayo. It depends upon to you kung anong concern or description of the problem I mean ang ilalagay nyo. So, in my case, ang nilagay ko, the ATM did not dispense cash when I withdrew money using my Gcash MasterCard. So, yun yung aking inilagay kasi yun yung pinopoint out ko doon sa aking problem. After we explain the problem, it's time for attachments naman. So, may in-explain ako or binigay sa inyong paper kanina sa unahan ng video. And then, ito yung paper na ilalagay natin dito sa attachment. So, paano ba natin ilalagay? Click the box yung add file or drop files here. After natin i-click yung box, ayan, magpuproceed tayo sa mga photos or files dito sa ating cellphone sa device natin. So, example, click lang tayo ng isa, no? So, dapat ito yung paper, ha? So, ang gagawin lang natin is, example, picture ko lang, ano? So, para makipakita ko lang sa inyo or may demo kung paano natin na i-attach. So, and after natin maklik, may mag-run dyan na line. Dapat mapuno yan and makita natin yung X sa dulo. So, nakatunayan na uploaded na yung ating image or picture or yung paper na ini-attach natin. And finally, after reviewing all the information na inilagay natin doon sa mga box or sa mga blank spaces, click the submit button para maipasa na natin yung ating ticket sa Gcash system. Third step, it's time to wait naman. So maghihintay tayo ng 7 to 15 days or 1 week to 2 weeks para makompleto or ma-validate na system ng Gcash yung ating appeal and ma-recover yung pera. So ito mga kabro, after 7 days and wala pa rin update, up to 2 weeks, much better na after 7 days is mag-submit na tayo ng follow-up ticket. So yung follow-up ticket is ganito naman yung gagawin natin. Open natin ang ating Gmail and then kapag tayo is nagpasa ng ticket,
Kung mapapansin nyo, may automatic response ang system ng Gcash na kung saan yun yung ticket number na ibinibigay sa ating Gmail. So ito mga kabro, katulad nito. Ang ticket number dyan is itong nasa dulo na 8 digits. Kung mapapansin nyo, your ticket number is 3-5. So yan yung ticket number na isasabit natin sa Gcash Help Center. Same process kanina, punta tayo sa Help Center dito sa may lower left side. And then punta ulit tayo sa Submit a New Ticket. Of course, yung mga information like email, mobile number, Gcash name is yung same nung nag-submit tayo ng first na ticket. Let's take the concerned category. So sa concerned category, ang kiklik naman natin is itong I want to follow up my ticket. So ayan, nasa kababaan siya. So inulit ko lang, I want to follow up my ticket. And then, kung mapapansin nyo, kaya idiniscuss ko yung 8 digits kanina na ticket number kasi kakailanganin natin yun dito sa submit a ticket. So ilalagay lang natin dyan. So like for example, example lang ito ha, 3, 5, 6, 4, and 7, and so on and so forth. Basta 8 digits yun. So ilalagay natin dyan kung anong ticket number man yun. And then, maglalagay din tayo ng description of the problem or explain natin yung problem natin. Same lang nung unang ticket. Withdrawals using Gcash MasterCard but the ATM did not dispense cash. So ayun mga kabro, after nyan, doon naman tayo sa attachment. So same sa first process natin dun sa first ticket na yung paper lang galing bangko ang ating ilalagay. So kumbaga 2 times natin ipapasa, isa sa first ticket and isa sa follow-up ticket. And then wait lang natin na mapuno yung line na blue na yan para uploaded na ano, secured na yung ating file na naka-upload na talaga siya. So ayan, and then finally ano mga kabro, click the submit button after viewing all the information na inilagay natin doon. So ayan mga kabro, after nyan, may magre-reflect ulit sa ating ticket na ticket number, another ticket number para dun sa follow-up ticket. So segue ko lang ito mga kabro, no? Meron akong FB page, sana supportahan nyo ako dito. So chan-chan, meron na tayo ditong 20,000 followers. Nag-upload ako dito ng mga video na good vibes and inspirational video. And then sana supportahan nyo ako mga kabro dito sa FB page na ito. So thank you so much mga kabro. So yun lang mga kabro, ganun lang kadali. So wait for 7 days or 1 week, 2 weeks or 15 days or 14 days I mean. So ayun mga kabro, ano, sana nakatulong itong video na to. And promise, legit na legit yan. Kasi na-experience yan ng one of my subscribers na taga dito sa amin. Kaya yan, nakuha niya ng 7 days, 15 days I mean. Nakuha niya yung kanyang 10,000 pesos na hindi lumabas dun sa ATM. So ayun mga kabro, stay safe and God bless.